yung Davao talaga, tahimik. Tahimik sa ano, kalokohan. Tahimik pala sa mga bayaran. Diba? Tahimik pala dahil yung mga Chinese yung nagiging Pilipino dahil dun sa Davao. Ganun na ganun po sila mga kababayan. Winilcome na po talaga nila lahat. Ang hindi nila alam, palibasa itong mga matatanda na to eh. Apo, itong mga politiko na tapos na maging presidente, tapos tumanda na, yung tipong hindi na sila nakakalakad, hinihintay na lang nila yung kanilang ano, pagyao. Diba? Wala na silang pakialam sa mga susunod na henerasyon. Ganun po ang mga pag-uugali ng mga ano na to. Diba? Mga kababayan. Ganun po sila mag-isip. Palibasa, lilisanin na nila yung Pilipinas. Palibasa, ano na, hindi na nila masisilayan pa. Kasi nga, mawawala na sila. Tapos, ang ginawa nila, papasukin na lahat ng mga Chinese, bahala na kayo dyan. Habang buhay kayo, ako, mauna na ako. Kung matitino talaga itong mga to, edi sana, di ba, iniisip yung mga susunod na henerasyon. Hindi lang naman kayong tao dito sa mundo eh. Diba? May mga apo pa kayo. Meron pa kayong mga, yung mga apo nyo, magkakaanak pa yan. Di ba, hanggang sa maging lulo ka na. Yung apo nyo maging lolo na, yung mga anak nila magkakaroon din ng apo. Diba? Mga susunod na henerasyon po dapat. Ang iniisip nila, hindi yung ngayon lang. Talaga naman itong matatanda na to, no? Palibasa, tapos na sa pagka-presidente, no? Grabe. Hindi na iniisip yung bayan natin. Bato de la Rosa, bagong survey lang po ito, mga kababayan. Rodrigo Duterte, simula ng ano, from 47.7% bumagsak sa 38.7%. Bongo, from 44.2% bumagsak sa 36.6%. Bato de la Rosa, mula sa 33.2% bumaba sa 31.3%. Kita nyo naman itong mga pinaggagawa na itong mga to, di ba? Sa katalinuhan nyo kasi, na-explain yung mga tanga kayo. Yeah? Ano yung ganito sila mag-isip? Kaya anong nangyari? Wala, nga lahat, mga kababayan. Pababa ng pababa ang kanilang ratings. Ang mangyayari dyan, talo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Alam mo, sorry talaga pero ako, aminado ako na naawa ako dito kay Digong. Naawa talaga ako dito. Seryoso naman ako dyan. Pero, hindi po siya tumitigil. Kaya yung awa ko sa kanya, napapalitan ng inis. Hindi po siya tumitigil ka babaan at dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya baka pagpatuloy po ito nung magpatuloy hanggang sa 6 na taon ni Pangulong Bongbong Marcos, ay wala na po ito. Yung awa ko dito, baka mabawon na po ito sa lupa. Wala na eh. Ang tigas eh. Ang tigas ng mukha eh. Akala mo naman eh, malakas pa. Akala mo naman, ano pa siya, tag dito, kayang-kaya pa niya, di ba, maging politiko. Diba? Hindi na lang siya kasi tumigil dahil total, nagawa naman niya ang gusto niya. Diba? Naging presidente na siya. Diba? Hindi siya gumaya ni Hirap Estrada, Gloria Arroyo, nananahimik na eh. Ramos. Diba? Nananahimik na po sila. Ito, si Digong, talagang ayaw talaga tumigil. Talagang, ano, tag dito, gusto niya talaga makuha pa ang pagka-presidente
para dito sa kanyang mga anak. Para siguro ang iniisip niya habang nabubuhay ako, kailangan eh kumilos pa ako para maging presidente pa ang anak ko bago ako mawala dito sa mundo. Siguro ganito ang iniisip niya, mga kababayan. Kaya lang mali, mali yung diskarte niya. Sa maling paraan kasi niya ginagawa. Kasi kung tatay ko ito, papayuwan ko siya ng matindi. Diba? At sasabihan ko siya na kami na ba ang bahala dito? Magpahinga ka na. Totally may edad ka naman eh. Diba? Kami na ang bahala. Huwag ka na makisali pa. Ang pinaka-importante, tapos ka na sa pagka-pangulo. Diba? So, huwag ka na pong makisali. Kung ako ang tatay nito ah. Dahil kung hindi, naku, tatalian ko ito. Oo, tatalian ko talaga ito. Kasi, ano eh, hindi maganda eh, hindi maganda. Nagagamit siya yung, ano, sabagay, kahit ano pang gawin niya eh, wala nang naniniwala sa kanya eh. Yung mga tagasunod niya na lang po, mga kababayan. Yung mga tagasunod niya na, ano, mga ingot din. Dahil dito kay, ano, dahil dito kay Banat Bay. Dahil dito kay Banat Bay, supportado si, ano, ni Banat Bay. Kaya malakas ang loob niya. Marami siyang mga vlogger ng mga DDS. Di ba? Para inisip niya, gamitin ko muna yung lakas ko para maging presidente yung anak kong si Sara. Yung ganito yung nasa isip niya ni. Diba? Habang nabubuhay ako siguro, ganito siya mag-isip. Ang hindi niya alam mo, tingnan mo naman. Bumagsak sa ranking. Oo. Fallen, o. Oh. Ito mo. Duterte allies fallen senators force Asia. Di ba? Di ba? Bagsak. Bagsak po mga kababayan ng tatlo na to. Wala na. Hindi na po ito ma... Ano? Hindi na po ito mananalo pa. Mga kababayan. Laglag na po. Kawawa naman to mga to. Oo. Oh, kawawa kasi wala na po ano eh. Wala na po sila mapaghugutan. Hindi na po nila alam yung gagawin nila. Kasi kahit anong rally ang gawin nila, walang sumusuporta eh. Sila-sila lang po ang nando doon. Siyempre, halimbawa, ako, sasabihin ko yung mga bata ko, punta, suportahan nyo naman yung Mesug rally. Siyempre, pupunta sila doon. Diba? Wala, no choice. Pero kung sasabihin na voluntary ng mga tao talaga gusto pumunta sa rally, wala, nga. Nilangaw po lahat. Pipulso na utot nyo. Anong pipulso na pinagsasabi nyo? Baka ano, baka langaw suna. Baka pipulso, paano, tawag dito, people langaw. Yun, baka pwede pa, people langaw. Galing, no? People langaw. Ayun, pinampatay na lang sana kayo ng langaw. Mas matutuwa pa ako sa inyo. Diba? Ang hirap pa siya, titigas ng mga ulo nyo eh. Akala nyo kasi kayo lang yung magagaling. Yan ang napapansin ko mga kababayan. Feeling ko, ang iniisip ng mga DDS silang magaling. Kailangan, ganito kasi eh. Itong si Digong, di ba naging presidente siya? Natatakot po siya mga kababayan na malagpasan siya ni Pangulong Bongbong Marcos sa husay, sa ekonomiya. Takot na takot po mga kababayan itong si Digong mga kababayan. Takot na takot po sila. Di ba? Takot na takot po sila na baka pagdating ng araw, mas magaling itong si Pangulong Bongbong Marcos isa kay Digong. Yun yun eh. Para baka maging bayani pa itong si Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Digong. Ganito pang Bongbong Marcos. Ang hindi po nila alam mga kababayan, kahit mabait si Pangulong Bongbong Marcos,
hindi po hayaan ng taong bayan na hindi sila managot sa kanilang mga kasalanan. Diba? Si Pangulong Bumbong Marcos talagang mabait po talaga. Ipapagdasal 20 million budget kung ipamigay na lang sa mamamayan. Ay, grabe ka naman. Ginawa mo naman tamad yung mga mamamayan. Ano naman, huwag mo naman turuan ng katamaran yung mga taong bayan natin. Siyempre, yung ano dyan, yung 20 million na yan, sinagot na ni Erwin Tulpo yan. Ang sagot ni Erwin Tulpo dyan, yung 20 million, budget yan sa pagkain ng ating mga kapulisan, siguridad sa mga bisita, siguridad ng batasan, bayad sa overtime, bayad sa mga nagwawalis-walis, bayad pagkain, pakakainin lahat ng mga bisita, umaga, tanghali, hanggang gabi. Nandiyan na sila eh. Yun yun. Preferable naman. Sabi ni Fofilong. Nahirap ba sa akin? Ano naman sasabihin niya yung 20 pesos na bigas? Ayan na naman, ang hirap kasi sa'yo, biglang ang papasok-pasok dito, tapos napapaniwala ka sa mga DDS. Tulad ng mga sinasabi ni Trixie, Attorney Trixie, na bigas na naman. Walang ganun, walang presidente na makakapagpababa ng presyo. Boss, totoo naman daw, Pulboron eh. O, di labas. Ilabas, 2 years na yan, hindi nilalabas. Expired na nga yan eh. So, investigan, bakit biglang nawala? Paano hindi mawawala eh? Pinalitan nila ng mga, yung mga komite. Siyempre, yung maimbestigan niyan kung nagkapalitan na ng komite. Bakit sa Davao, sa Bamban naman, ata eh, di ba, layo pinagsasabi mo, ano na naman Davao? Wala naman ang sinasabing Davao. Sa Davao nga rin, papatakasin ng isang boss na Chinese. Kita mo na? Sabi ni Lovely dito. Sa Davao din patatakasin ng boss ng Chinese. Kasi nga, doon kasi, maluwag. Maluwag po ang Davao, mga kababayan. Totoo po yan, maluwag. Kasi doon daw ang takbuhan ng mga Chinese eh. Maluwag po talaga ang Davao. Maluwag yung mga bulsa nila. Ganun yun. Maluwag ang mga bulsa nila. Kaya pag may pumunta sa Chinese, boss, dito, baldi. Ishot mo na lang dyan sa baldi. Boss, may ako dito, bayong. Ilagay mo lang dyan sa bayong. Bayong-bayong daw eh. Davao. Diba? Bayong-bayong. Tol, viewers, friend. Salamat. Ganun po, Peach TV. Mga kababayan. Ayan po yung natin na topic. Dahil nga dito kay Maharlolo. Yung pulburong video na pinagmamalaki niya, totoo daw. Talaga? Ha? Hanga-hanga naman yan. Sino nagsasabi dyan na totoong pulburon? Ikaw ano? Ikaw... Wonder TV?